me Kat and welcome back to my channel. For today's vlog is another budol vlog na naman to kasi alam ko sa inyo maraming curious kung ano nga ba yung pinagbibili ko sa Shopee. Nabansagan akong anak ng Shopee. So ito na nga ipapakita ko sa inyo yung mga items na pinamili ko. Pero guys, warning, okay? Kasi mabubudol talaga kayo. Yung mga items na sobrang gaganda talaga and satisfied ako nung na-receive ko sila. So without further ado, let's start. Of course, bago ang lahat, gusto ko munang ipakita sa inyo yung mga skincare products na naipadala sa akin. So, ito yung mga napadala sa akin ni Lux Organics, guys. And alam niyo naman, sobrang fan ako ni Lux Organics. Kaya natutuwa talaga ako pag naaalala ko nila. Actually, yung ibang products na pinadala sa akin, meron na ako. Nakabili na ako. Tapos, ayan, tuwang-tuwa ako kasi nagkaroon ako ng stock. First is ito si Power Glow Lightweight Tone Up Cream. Ayan, yung itsura niya. So, meron siyang SPF 30. Especially, kapag nasa bahay ka lang, kailangan mo talaga may SPF. So, meron siyang SPF 30. Kasi alam nyo ba yung mga technology, yung mga mobile devices natin, meron silang UV light. So, nakaka-damage yun ng skin. So, naman is ito si Power Glow Cleanser. Meron siyang vitamin C and galactomyces. And then, ito yung kanilang rose water glow mist. Ayan yung itsura niya. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng mist nila, yung color pink. Ito old product na to, pero ayan. Ipapakita ko pa din sa inyo. So, ito yung itsura ng mist, guys. Ayan. Pink siya. This is perfect for all skin types. This one is yung kanilang Power Glow Serum. Ayan yung itsura niya. Ito, may review ako nito, guys, and gustong-gusto ko siya. Actually, sa lahat ng serums, si vitamin C yung hiyang sa akin, and si vitamin C yung perfect sa akin. Perfect siya sa mga katulad ko na visible yung pores, tapos malalaki. Alam niyo yun, may mga whiteheads dito, and nakaka-even out siya ng skin tone. Ito, excited ako sa inyo na ipakita yung bagong product nila. This one is Rose Water Soothing Gel. Holy grail ko yung mga soothing gel from Lux Organics. Meron ako nung aloe vera, nung snail. Sana magkaroon sila ng sachet version nito. Itong Rose Water Soothing Gel na to, may spatula na siyang kasama para hindi mo na siya kakamayin. 300 ml made in Korea. So, napakatagal mo na siyang gagamitin. Hindi ko to maubos-ubos ng 3 months lang. Hindi mo siya mauubos. Siguro tatagal siya ng 6 months sa'yo. Depende kung paano mo siya gagamitin. Last is yung aking favorite toner, yung aking Holy Grail. Ito yung ginagamit ko ngayon, si Power Glow Essence Toner. Kasi remember, sobrang fan ako ni Tayers. Kaya nga lang, sabi nila, manap daw ako ng affordable version na same din ng Tayers. So, ito yung nakita ko, si Power Glow Toner. Halos same talaga sila ng effect. Hindi nung nag-rejuve ako, ito yung ginamit kong maintenance, yung toner nila. Kaya sobrang favorite ko to kasi sobrang mild niya lang. So, mag-move on na tayo sa aking mga napamili from Shopee. Ang dami kong mga nabiling bralettes kasi sobrang mura lang nila. Parang nagre-range lang sila sa 70 to 80 pesos. Na akong kinuhang color black. Ayan, so may black akong kinuha. Tapos meron akong army green. Inalis ko lang yung pad nito, guys. Pero padded bralette sila yan. Army green. And then ito, meron akong parang cream. Kumuha din ako na parang cream na color. And then of course, brown, gray. Super ganda ng quality, guys. As in, ang ganda, ang kapal niya. Ang beige or cream din siya. Pero mas mahaba yung sa chan. Kumuha din ako ng white. Don't worry, guys, kasi lahat ng links kung saan ko nabili yung mga damit ko is ilalagay ko sa description box. Pili ako ng mga pang-araw-araw na shorts. So, ang tawag dito is tie-dye, pero hindi ko alam kung tie-dye ba to. Pero sobrang ganda ng fit niya, as in, nakakalaki ng puwet. Para siyang lava, di ba? Parang lava yung style ng print niya. So, ito yung una, kumuha din ako ng color blue. Sobrang ganda ng fit nito, guys. As in, ito yung mga gusto kong shorts. Yung mga tops na ipapakita ko naman is from Basic Manila. Ayan, ilalagay ko dyan yung kanilang Instagram account. Sobrang ganda ng mga tops nila, guys. As in, nagustuhan ko. Nagpadala sila sa akin ng bodysuit na color black. Ayan siya. Hindi ako nagbabodysuit. Nung natry ko siya, grabe, ang ganda pala ng fit. Next one is this white crop top. Again, from Basic Manila. Pero sa part na to, medyo kailangan kong magpapayat pa ng konti. Kasi medyo masikip siya sa akin. Next one, ito, sobrang favorite ko to sa lahat. Animal print na crop top. Sobrang cute niya, guys. And yung tela is stretchy siya, medyo manipis nga lang, pero hindi naman kita yung bra mo or yung kulay ng bra mo pag suot siya. Actually, sobrang comfortable niyang isuot. Gusto ko yung cut niya dito kasi hindi siya yung sobrang lalim. Also, gusto ko yung kanyang tela. Stretchy siya na sobrang lambot. So naman is itong tie-dye na terno. So, ayan yung itsura niya. May shorts. Mahilig din ako sa mga ganitong
winter, no? Kasi sobrang comfortable nila. Pagka isusuot mo sila, sobrang presko, tapos napaka-comfortable. So, ito yung shorts. Ang cute ng kulay, di ba? Isang top na nabili ko from Shopee is yung kanilang Zara top. So, ito yung itsura niya. Zara, usong-uso yung mga gantong top. Yung basic lang, tapos mga plain colors. Mustard na yellow. This one naman is yung lavender. Yung mga tela sa H&M, sa Zara, di ba? Aware naman kayo kung paano yung mga tela nila. And sobrang high quality yung tela na ginamit. As in, makapal siya, pero hindi siya mainit. Next one naman, one of my favorite also is itong jacket. Medyo jacket yung style niya. So, siyang collar. And then, medyo polo style siya. So, ang cute-cute nito, guys. Nung sinuot ko siya sa TikTok, nag-TikTok ako, ang dami nagtanong kung ano yung top ko at kung saan ko nabili. Actually, partneran mo lang to ng tube sa loob. Sobrang cool na niya tingnan. High-waist ka na denim shorts or high-waist na pants. Super cute tingnan. Ayan, white lang siya, pero may ibang colors. Medyo mahal nga lang to. Parang nasa 500 ata to. Pero, girl, ang ganda ng quality. As in, ang ganda ng tela niya. Hindi siya yung manipis, kahit na white siya, hindi siya manipis. Ayan, kung makita nyo naman, di ba? Ito yung kamay ko nasa loob, hindi siya halata. Kasi makapal yung tela niya, guys. As in, ang ganda ng tela niya. Ang ganda nung nakuha ko na to. For top ulit, bumili ako ng dalawang long sleeve na knitted. Bumili ako ng gray, guys. Ayan, pwede siyang i-partner sa shorts. Or pwede mo din siyang gawing cardigan, di ba? And then, bumili din ako ng white. So, basic color lang din. Gray and white yung binili ko. And hindi ako nagsisi kasi ang ganda niya talaga pagka nakasuot. Mo naman na ang ganda ng tela. And hindi siya yung basta-basta parang mumurahin na tela. Ilang beses ko na itong nilabhan. Pero ayan pa din yung itsura niya. Ganyan pa din. Steady pa din siya. This one, bumili ako ng crop top. At ito yung kanyang itsura. Basic lang din. White. Tapos may nakalagay na cute and psycho. Next one naman is this chiffon blouse. Ayan siya. Medyo malaki nga lang siya, guys, sa akin. Carry naman, kung style mo lang siya siguro or ipapagawa mo siya, carry lang naman. Pero yun nga, maganda sana siya. Yun nga lang, medyo loose siya. Especially sa part na to, si jogger pants na gray. Sobrang ganda nito. As in, isa sa mga favorite purchase ko, yung jogger pants. Kasi ang ganda ng quality. Ang tagal ko na naghahanap ng jogger pants na mura, pero maganda yung quality. Dito, hindi ako na-disappoint, guys, kasi ang ganda talaga ng fit, as in. So, kumuha ko ng gray. Ito na yata yung may pinakamurang jogger pants na nakita ko na talaga magandang reviews. And then, kumuha din ako nitong white. Yung white, sobrang ganda. As in, yung white, guys, ang ganda. Na-exceed niya yung expectation ko. Akala ko manipis. Pero ang ganda niya talaga, I swear, mukhang mamahalin. Ayan, mukhang nabili sa mall yung white, guys. Ang tagal ko na naghahanap ng mga jogger pants na maganda and na mura but okay yung quality. So yun, gusto ko siyang i-share sa inyo sa mga mahilig din sa jogger pants. Alam niyo yung mga comfortable lang kayo isuot. Pero recommend ko talaga itong jogger pants na to kasi ang ganda ng quality. Ang kapal ng tela. Kahit hindi ka na mag-cycling, guys, hindi makita yung panty mo dito o yung underwear mo. Gamit na gamit ko tong denim shorts na to, guys. Hindi ko na mabilang kung simula nung nabili ko to, simula nung dumating siya sa akin, gamit na gamit ko siya tuwing aalis ako. Hindi ako nagsisi na binili ko siya kahit medyo maluwag siya sa akin. So, yan yung itsura niya. Bumili din ako ng jacket. So, this one, jacket to ni Ryan, guys. Ayan yung itsura niya. Gusto niya kasi yung mga gantong jacket. Yung parang cutie-cutie na jacket lang. Pero, kasha to sa akin. I think large to. Tama nga ba? Large ala to or extra large. Tapos, yung tela niya, okay naman. Sakto lang. Medyo pricey lang nga to. Pero, ang nagustuhan ko is yung design. Yung nagustuhan namin yung design kasi kakaiba siya. Last 4 items na ipapakita ko sa inyo ay mga accessories. Sobrang ganda nito, guys. As in, ako nakakita ng gem sa Shopee pagdating sa accessories. Ipapakita ko sa inyo ito, si Mikana. Ayan yung tatak niya, guys. Mikana. First is itong si bracelet. Ito yung bracelet na gold. Guys, hindi to totoo, ah. Guys, hindi siya totoo, pero napakaganda niya talaga in person. As in, pag suot ko siya, gumaganda yung kamay ko, tapos mukha talaga siyang yayamanin. Yun nga lang ang naging problem ko dito. Parang 1 week ko siyang sinuot, tapos binasa-basa ko siya. Ayan, nag-iba yung kulay. Pero kung panglakad nyo lang siya, and also kung pang alis-alis nyo lang siya, kung pang forma nyo lang siya, pwedeng-pwede, guys. Hindi sila totoo, guys, ha. Sobrang mura lang nito. Mukha talagang mamahalin. So, next one is itong si
crash landing on you na necklace. Ayan, sobrang fan ako ng Chloe. So, bumili din ako nito. Yung kanilang necklace. Parang anto, symbol yata ng Chloe. Pero ito yung silver. So, silver siya, guys. Ayun yung itsura niya. Diba, sobrang ganda. As in, lalo na pag nakasuot. So, naman is itong necklace, ayan. So, dalawa siya. Di ko sure kung anong tawag ito sa necklace na to. Pero, dalawa siya. Ayan, para siyang choker. Pero, ganyan yung itsura niya. Sobrang cute din ito. As in, sobrang cute. And then, last but not the least, bumili ako ng necklace. Then, suot ko yung isa. This one naman, ang tawag dito is yung Libra na necklace. Kasi, Libra yung zodiac sign ko. Kaya, bumili ako ng Libra. And from Mikana siya ulit, guys. Ayan yung itsura niya, ganyan. Sobrang ganda. Habang wala kayong pambili ng mga totoong gold, dito muna tayo kay Mikana. So, ayan yung itsura ng necklace. And that's it, guys. Thank you so much for watching. Yung mga links ay ilalagay ko sa my description box. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you on my next vlog. Bye!